kanyang kabayan. Pagkaraan po ng isang buwan o yung 30 days, ito po yung kanyang mga resulta. Ito po yung dahon na ating pinaugatan. Dahil po gamitin ang rotting powder, ito po siya. Kita niyo. Pwede na po natin siyang i-direct ng talim dito sa ganitong seedling. Magandang buhay po mga kabayan. Ngayon po naman ang ating tatalakayin ay ang propagation ng halamang San Francisco o yung proton. Paano po ang mabilis na pamamaraan ng pagpaparami. So yun po ang aking babahagi sa inyo ngayon. Una po, ito po yung mga ating ipopropagate gagawin. Ang una po natin gagawin ay ating po munang itatasahan itong kanyang puno. So kailangan po siya pag ating in-slice naka 45 degrees po yung kanyang buwan. Yung pinakatasahan. Tapos at itong babawasan siya ng dahon niya. Medyo nalanta na po ito. Ito yung nung pang bumagyo ng tinta ay hindi ko agad i-propagate. Yan. So yan po. Ito po ganyan din. Babawasan natin ang dahon para madali siya sumulol. Tapos yan po. Parehas din po siya. Yan. Ito po yung variety nito. Ito po yung Petra Croton. Ito naman po yung Red Eyestone San Francisco Croton. At ito naman pong isang ito. Ito po yung Tiny Leaves Croton. Ito po yung maliliit pero maganda po siya paglago. So yun, atin din po siyang para madali siyang ito naman pong isang ito. Ito po, ito naman po yung Banana Croton. So atin din po siyang babawasan ng dahon. So bali po siya ay apat ng variety. Ito naman po yung isa. Ito naman po yung Gold Dust Croton. Yan po. Medyo talaga po mga lanta na. Eh, hari nga po ito yung mabuhay. Pero ito pa sigurado. So, una po natin munang gagawin. Ito po ay atin po munang ibababad sa tubig. Babad po natin siya ng mga 3 to 5 minutes. Yan po. Nakababad po yan. At pagkatapos po ng 5 minutes na babad natin, mga kabayan, atin po naman siyang yan. Atin po muna siyang iaano sa rotting powder. Ito po. Para po madali siyang lumago at ma-develop ng kanyang roots. Ito po. Ayan po natin ang rotting powder. Yan po. So, atin na pong ilalagay ito. At ang sunod po naman, ito. Ito naman po yung Red Eyestone. Yan. Yan po. Ito po sa loob ng isang buwan, siya po ay buhay na at may develop na po yung kanyang roots. Ito po yung ating pangpabilis rotting powder. Ayan po kung kayo po ay magpapaugat. Para mabilis yan po.
Itanim na po natin. Ito po yung pinakamabilis pamamaraan tayo pagpapatubo. At ang pangalawa po, ito naman po ang pwede natin patubuin. Ito po ay ating paugatin. Pwede rin po ito, kaya lamang po medyo may katagalan po niyan bago tayo mag-develop ng kanyang stem hanggang sa mag isang ganap na siyang puno. Yan po. Yan. Lalagyan po natin ng tubig. So, atin po palang ano hindi ng rooting powder. Lalagyan po natin tubig. Yan. Yan. Ito po yung ating ilalagay sa lilim. Sa lilim, huwag po natin paarawan. Dahil wala pa po siyang ugat, hindi pa kapit yung kanyang mga roots tulad po nito. Yan. At ito po pagkaraan ng 30 days or 1 month, ito po ay buhay na, magkakaroon siya ng ugat. So yan po, laging pong huwag kakalimutan pagkatanim, dilig. Para po hindi ma-stress yung halaman, madali siya mabuhay. Kabayan, pagkaraan po ng isang buwan o yung 30 days, ito po yung kanyang mga resulta. Ito po yung dahon na ating pinaugatan. Dahil po gamitin ang rooting powder, ito po siya, kita niyo. Pwede na po natin siyang i-direct ng talim dito sa ganitong seedling. At yan po itutubo na rin hanggang sa ito maging stem, magkaroon ng sariling dahon. Ito po, yan. Para makita niyo ang resulta, ito po yan. Kitang-kita naman po ninyo. Yan. Yan, ito naman po, mga buhay na rin pagkaraang kanya pong, yung pong aking kinawa nung nagdaang buwan, itinanim. At ito po yung resulta na bilang yan ay buhay at may ugat na. Ito po, papakita ko sa inyo. Bubunutin po ito. Yan. Yan, ito po, kita niyo. At kung mababasa. Yan, kita po ninyo. Buhay na po siya, may roots na pagkaraan po ng 30 araw. So yan po mga kabayan, hanggang dito na lang po yung aking pinakita sa inyong pagpaparami ng halamang croton. Sige po mga kabayan, ito po yung ating pinoprogation o pinadami na San Francisco or natawag ng croton plant. Ay kung kayo po may mga natutunan sa aking ibinahaging mga kalamang ito, ay paki-subscribe na lang po at paki-pindot ng bell button para po kayo makasubaybay sa mga susunod po pang mga upload. Maraming salamat po.